Good morning, Philippines! Good morning, Kuwait! Pauwi na ako, katatapos lang ng trabaho. Ako'y ibinaba ng aking driver dyan. Habang naglalakad ako, tayo ay mag... Tanggalin ko na nga yan. Habang naglalakad ako, magchika-chikahan tayo. Kasi maraming mga agam-agam ngayon dito sa Kuwait, lalo na yung mga magbabakasyon. Isa na ako doon, kaya lang, oh my God, too much problem. Sa mga magbabakasyon na mga kabayan, siguro para hindi kayo ma... malito, punta na lang kayo sa embassy para malaman nyo yung totoo. Kasi ngayon, itong balita, bukas iba na naman. Mga ganun-ganun ba? Diba? Kaya punta na lang tayo doon. Big shout sa mga taga-Kuwait. Saya-saya. Saya-saya dito ngayon. Lalo na yung mga uuwi. My God. Ang dami na simula nung... Na ano si Jeneline, marami na naman ngayon mga nagsusulputan na nangingi ng tulong. Parang ano eh, parang Bulkan Taal lang eh, no? Sumabog, ayan. Parang ganun lang din dito sa Kuwait. Diba? Oh my God. Hindi masyadong malamig. Kaya, okay lang maglakad. Paabang pauwi. Sa mga friends ko na nandito sa Kuwait, kumusta-kumusta na po kayo dyan? Ano na bang mga balibalita natin dyan? Pahupain muna natin ang mga balibalita para malaman natin ang totoo. No? Kasi yung mga nagbakasyon, ala si ate, nakita ko. Nung in-interview sa 16 years na daw siya dito sa Kuwait. Tapos hindi na siya makakabalik. Ano ba yun? Kawawa naman si ate. Tapos nag-aaral pa daw yung kapatid niya. Paano kaya yun? Diba? My God. Bakit kasi ganito yung mga Kuwait? Bakit ganito dito sa Kuwait, no? Kawawa naman yung mga kabayan natin. Kwento ko pala sa inyo yung sa kapatid ko, ha? Nandito rin yung kapatid ko. Pinabalik ko siya sa agency niya kasi yung amo niya is manyakis. Nagpapamasad ng paa. Sabi ko, umalis ka dyan. Hindi yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo maglinis, maglaba, mag-alaga ng bata. Eh takot yung ano, takot yung asawa ng amo niya. Kaya no say siya. Diba? Kaya nagpabalik siya sa ano, sa agency. Tapos yung pangalawang amo niya, naka 9 months lang siya. Ibinenta siya. Akala, ang sabi sa kanya is kaibigan daw 'yun ng ano, kaibigan daw 'yun ng madam niya. Tapos nalaman na lang niya, siguro mga 2 araw na siya dun sa amo niya. Hindi pala yung kaibigan, binenta siya. Kasi sabi niya, wala na daw siyang maipasahod dun sa kapatid ko. Tama ba yun? Maygi na lang, medyo mabait yung amo ng kapatid ko ngayon. Kung hindi, naku po. Problemang malaki. Ay naku, kailan kaya matatapos ang mga kaguluhan na to, Diyos ko. Ngayon, mga naglalabasan na, kung ano-ano, nagpapahingi ng tulong, nagpapahingi, epe. Nanghihingi ng tulong. Dito kasi sa Kuwait, Diyos ko, parang pag tumulong ka, parang ikaw pa yung may kasalanan, di ba? Ang hirap. Ayan na ang aming ano. Ito yung aking ano, building. Ayan, ito yung building ka. Dito ako nakatira. Kaya, papayo ko sa mga... kabayan kong nandito sa Kuwait, ingat-ingat lang po tayo. Kung mabait naman po yung amo natin. Meron naman talagang totaling mababait na mga amo. Kasi may nakikilala ako dito every
Every Sunday yung off, di ba? Kaya yung mga may amo na mababait, pakabait lang kayo. Doon naman sa mga ano, doon naman sa mga amo na nambubugbog, hindi nagpapakain, kayo na lang gumawa ng ano, ng paraan para makaalis kayo dyan, okay? Tatagan nyo ang loob nyo. Sige na mga, sige na guys. Akyat na ako, bawal na magsalita doon. Kasi natutulog na sila. Good night!